Everyone, I hope all is well. Okay, so this time we're gonna talk about the three common objections about life insurance, which are no hurry, no need, and no money. Okay, yeah, so let's talk first about the two. Okay, and let me tell you that we have two unexpected events in our lives, which are sickness and death. Okay, yeah, so sinong makapagsasabi sa atin kung kailan tayo magkakasakit? Sinong makapagsasabi sa atin kung kailan tayo kukunin ni Lord? Okay, from the word life here. From the word life, there is an if in the middle. What are those? So, what if I expire too early? Or what if I become disabled? Anong mangyayari sa pamilya ko? Okay? So, sino ang may feel health sa atin? I think almost everyone may feel health. Tama? So, bakit ba tayo may feel health? Kasi nga in the future, alam natin na kakailanganin natin malaking bawas sa gastos. Sa hospital, sa medical, yeah, sa hospital bills. So, it's very important. Ganun din po ang insurance. If you are the breadwinner of your family, kung ikaw ang nagtatrabaho para sa pamilya mo, yes, you need an insurance. It's for the protection of your income. Protection money kasi ang insurance. Okay, ano pa kasi ang insurance? It's a replacement of what is lost. Or, ano ba ang purpose ng insurance? The purpose is, it will provide or it will help your family, okay? In case of your untimely demise. Okay? So, yeah, it's the continuation of those, continuation of life of those whom you left behind. Alright? So, para yun sa pamilya mo, na naiwan mo, para maipagpatuloy nila ang kanilang buhay. Na kahit wala ka na physically, at least financially, you help them, right? Kasi, mahal na mahal mo sila. Kaya ka nga nagtatrabaho, di ba? Para hindi sila magutom. Kaya ka nga nagtatrabaho para mabigyan ng magandang kinabukasan ang iyong mga anak. Tama? So, why not you protect your income? Why not you okay, sabihin na natin, eto na, pumapasok na yung no money. Okay? Yeah, sabihin na natin, insurance para lang yan sa mga mayayaman. Okay, no. It's a misconception. Reality is, mas kailangan natin, kasi nga, it's a protection of money. Ang mga mayayaman, technically, may pera sila eh. Pero bakit sila may mga insurance pa din? Kasi marami silang assets. So, in the future, magagamit nila yon for their estate taxes. Pero sa atin, diba, pinoprotektahan natin yung income natin kasi hindi nga tayo yung ganun din kayaman. Yeah, to be honest. Okay? Yeah. So, kailangan natin yon. So, and by the way, we have different stages in our lives. Sabihin natin, from single to married, from married to having kids, and from having kids to retirement. Okay? Iba-ibang priority yan. Kung single ka, ano bang priority ng single? Okay, travel, updated gadgets, like that, right? And then, okay, pag nagkapamilya, anong priority? Oh, pag nag-asawa muna, okay, priority is yung bahay. Okay, car, maybe. Yeah, pagpapatay ng bahay. And pag may anak, syempre, para sa mga anak na, para sa kids, the tuition fees, pampaaral, and all. And of course, after that, the retirement. So, iba-ibang priority. So, habang mas bata ka, mas magandang kumuha na ng life insurance. Bakit? Kasi pag nag-asawa na, iba na naman yung priority. Pag nagkaroon ng anak, iba na naman yung priority. So, may iba't ibang priority tayo. So, as young as you are, mas mura po ang insurance.
mas muro po siya. And below 30 years old, you can get as low as much 1-2 or 1-3 a month for your protection. It's very important kasi na may protection. Okay? Sabihin mo, expense lang yan, malakas pa naman ako eh. No, it's not, because no one can never tell kung anong mangyayari bukas. Tama? Okay, ngayon, sinasabi mo, ang mahal-mahal naman yan, di ko afford yan, expense lang yan. Okay, ang dami ko kasing binabayaran. Ano ba yung mga expenses natin monthly? Ito po sila. So, expenses, we have loans, groceries, allowance, tuition fees, rent, water bill, electric bill, fare. So, usually, nilalagay natin si insurance sa pinakalast. Pero, kung, okay, nawala si client, okay, here. Pag nawala yung isang tao, sino ang magbabayad ng mga expenses na to? Sino sa tingin nyo? Kung walang insurance, si client, sino magbabayad dyan? Of course, yung family niya. Tama? So, kailangan nilang magtrabaho. Maybe mag-i-stop yung anak sa pag-aaral. Kailangan mag-doble kayod si inay. Tama? Pero kung may insurance si client, sino magbabayad niyan? Okay. So, si insurance nang magbabayad ng lahat ng mga expenses. Okay? Am I making sense? Alright. So, very important si insurance. Okay guys, for the summary of our topic for today, which are the common objections about insurance. Yeah, definitely, insurance is for everyone, not for the rich people only. It's not that you're thinking that it's too pricey. Of course, we can always adjust and personalize proposals for you. And we have a wide range of products available for you. Okay? Yeah, so we really need protection money or protection of our income. Okay, so please, let's make it a basic need for us, okay? And, of course, by doing this video, I hope nakatulong ako and nakapag-share ako ng knowledge about the truth about insurance. And, I hope you like it. And, of course, for any lapses that I made, so sorry, this is my first video actually. So, yeah, I will do it better next time. If you have any suggestions or any comments, yeah, just put it in the comment box. I will appreciate it. Okay, so yeah, thank you so much. Yeah, this is my only way to spread the good news about insurance. So I really hope na nakapagbahagi po ako sa inyo ng ideas about it. Okay, so thank you so much. And before I let you go, I would like to say this, that you can't go wrong with insurance. Okay, so this is Karen. So see you again next time in another topic. Okay, thank you so much. Bye-bye.